Guys, so may shout out lang ako today ba? Kasi na-stress ako sa idea na ito kasi nag-exist pala ito sa mga teachers. Last week, umuwi ako ng probinsya. Umuwi ako sa probinsya, na-meet ko yung mga teachers ko na mga pinsan at syempre yung mga kaibigan ko na mga teachers. So actually before, nag-celebrate kami yung nakapasa sila sa LET. Syempre, pag-LET, big deal yan. Kasi dito sa Pilipinas, before ka mag-LET, kailangan talaga dahil prepared ka. Pag-LET kasi ang pag-uusapan, kailangan talaga patayan ang review mo. Kaya ako talaga naniwala talaga ako. Pag nakapasa ka ng LET, legit talaga na matalino ka at ready ka na mag-teacher. At exam lang talaga, no? Masabi ko sarili ko na pang matalino talaga ang exam. Walang bakar-bakar dito. Hindi tulad sa ibang exam sa Pilipinas na magkilala mo ang proctor. Hindi ka pa naka-exam, perfect ka na. At mas lalo na celebrate kami, guys, yung nalaman namin na nakapasa sila tapos naging teacher kaagad sila. Siyempre, celebrate natin, no? Kasi dami-dami ba naman ng mga LET passer ng mga tambay sa Pilipinas. Yung mga panahon na nag-aral tapos magiging teacher, grabe ang standard ng mga state university, mga college para maging teacher ka. Pero ending, nung nakapasa ka na ng LET, ang hulog mo, tambay ka. So ngayon, guys, yung umuwi ako ng probinsya, nalaman ko na yung pinsan ko, 2 years na nag-teach. Yung dalawa kong kaibigan, 4 years na. Sana all. Tapos nalaman ko din, guys, na dito pala sa Pilipinas, pag naghahintay ka ng item, teacher ka, LET passer ka, tapos naghahintay ka ng item, usually, ang ginagawa nila, nag-volunteer teacher sila. Yung pinsan ko, 2 years na siya nag-volunteer teacher. At tinanong ko kung magkano ang sweldo niya. Sabi niya, sa 2 years niya, ang sweldo niya per month, 2,000! Yung kaibigan ko na dalawa, 4 years na sila volunteer teacher kasi naghahintay sila ng item, di pa available ang item eh. 4 years na sila nag-teach, guys, volunteer teacher sila. Tapos yung tinanong ko kung magkano ang sweldo nila, medyo mataas kasi mahal sila ng Panginoon. So sa 1 month, ang sweldo nila, 3,000! Kaya syempre, na-shock ako, LET passer ka. Tapos 30 days ka nag-work. Tapos alam mo naman pag teacher ka, nag-work ka 6 sa morning. Kailangan 6 gising ka na. Tapos uwi ka mga 5, tapos may paperworks ka pa. Tapos sweldo mo 2,000? Inauto mo sarili mo? Tapos sabi pa ng iba, ganun talaga yan kasi volunteer teacher lang sila. Dito sa Pilipinas, pag volunteer teacher ka, hindi lang bura-bura na blackboard ang trabaho mo. Ang trabaho mo ay katulad din sa trabaho ng mga regular na teacher, yung mga teacher na may mga item. Minsan nga, masobra pa yung trabaho ng mga volunteer teacher kasi dito sa Pilipinas, may mga katrabaho talaga tayo na pagbaguhan ka, kung baka utos, akala mo sila ang tagapagmana ng eskwelahan. Diba? May mga katrabaho talaga tayo ng mga teacher na pagbaguhan ka or volunteer teacher ka lang, kung maka-demand at kung maka-utos, akala mo sila ang papalit kay Inday Sara Duterte. Alam nyo, guys, ngayon ko lang talaga nalaman ang ganitong idea. Ang pinapaka-worst dito, guys, yung gin-open up ko ito sa TikTok ko, ang dami-dami-daming mga volunteer teachers ang nag-comment. Tapos ang pinakapangit pa dito, maraming mga volunteer teacher nag-comment, guys, na sila wala pa sila natanggap. Mabuti pa nga daw sila, may 2,000 pa. Kasi ito, guys, itong 2,000 pala ito or 4,000 or 5,000, depende sa lugar mo. Hindi pala ito sweldo. Ito pala ay parang tulong na lang ito ng gobyerno or ng mga munisipyo. Imagine, halos pala ng mga volunteer teachers, guys, ay mga LET passer na naghahintay sila ng item at yun na lang ang ginagawa nila. Ang problema nito sa Pilipinas, walang available na item para sa kanila. Pero na-shock lang ako sa idea ba? Ang dami-dami kong kilala ng mga teachers na mga 6 years na 8 years na wala pa rin silang item. Pero may mga kilala din ako ng mga teachers na 4 months pa lang sila graduate, teacher na sila si DepEd daw. May mga item na sila. Bakit kaya ano? Alam nyo, opinion ko lang to ha, pero minsan talaga, dumating na ako sa point na naniniwala talaga ako sa backer-backer sa DepEd. Kasi may kilala ako, guys, marami akong kilala na parang 3 times na nagpa-rank, wala pa rin sila item. Pero may kilala din ako na hindi pa siya nagparang, alam niya na magkakaroon siya ng item. Bakit kaya, no? Baka feel niya na siguro talaga matalino. Ito akin lang to ha. Dito sa Pilipinas, guys, tatlo lang talaga ang dahilan para magka-item ka sa DepEd. Una, ikaw ang pinakamahal ng Panginoon. Yung wala kang ginagawa, nag-apply ka lang tapos naka-item ka kagad. Oh. Pangalawa, backer-backer, malapit ka sa luwag. Oh, pag ganun ang luwag, ganun mo ka. Pangatlo, guys, yung ikaw ang pinakamatalino sa lahat. Oh, yung lahat na school, pinuntahan mo para pag-aralan mo. Yung lahat na pwede pag-aralan sa mundo, pinag-aralan mo na. Oh, tingnan natin kung hindi ka pa ilang number 1 sa ranking. So imagine, yung mga pinaghirapan mo, yung paghihirap mo para maka-LET passer ka lang, tapos nag-volunteer teacher ka habang naghihintay ka ng item na hindi mo naman alam sarili mo kung magka-item ka sa buong buhay mo.
Tapos, weldo mo, 2K? Anong bibili mo sa 2K man? Anong klaseng buhay na meron ka sa 2K man? Kaya sabi ko sa pinsan ko, dahil kung ipagpatuloy mo pa yan pagiging volunteer teacher mo, dahil na 30 days ka nag-work, tapos weldo mo, 2K, mag-aklas talaga ako sa gobyerno, dahil na hindi si Jose Rizal ang tunay na bayani. Ikaw ang tunay na... Ikaw ang tunay na bayani, day. Alam niyo yung mga ganyan mga style, yung mag-volunteer teacher, tapos weldo mo 2K allowance. Maintindihan ko naman yan, kasi sa Thailand, ganun din naman ang una. No, sa una, pag may teacher ka, mag-help ka sa government, tapos 2K lang sweldo mo. Pero ang maganda doon sa kanila, kasi alam nila na within 6 months, may naghahintay sila na school. Dito sa Pilipinas, nag-volunteer-volunteer, kaya naghihintay ka ng item, 2 years na, 3 years na, 8 years na, wala ka pa rin item. So, ang tanong, idol mo si Rizalaw? Gusto mo mag-ibayani sa Pilipinas, aw? Kaya minsan talaga, nakakatawa lang idea na ito may mga teacher na may mga item, nag-demand sila na taasan ang sweldo nila. Pero minsan, may mas maliit ito pala sa kanila na sweldo. Itong mga volunteer teacher, yung iba nga, wala pa talaga sila allowance from the government. Ang pangit lang isipin ba na let passer sila, tapos grabe yung mga effort nila para maging let passer nila, kasi alam naman natin ang standard ng education sa Pilipinas. Tapos, yung naging let passer sila, wala sila option. Kasi actually, yung mga ganito mga bagay, yung mga volunteer-volunteer na yan, hindi naman talaga nila yan gusto. Kaya lang talaga, sa sobrang dami ng mga let passer ng mga tambay, wala na sila choice. Kaya minsan talaga sa immigration officer ha, kaya minsan hindi natin masisi itong mga let passer natin ng mga teacher dito sa Pilipinas na nagpa-Thailand sila. Kasi kahit ako ba naman, kung let passer ako, tapos nag-volunteer teacher ako kasi wala na ako option, tapos sweldo ko 2K, imagine mo 2K sa isang taon, 12 months, 24K lang sweldo mo. Kasi katulad ko na Inglaterra, ako bibili ako ng iPhone 14, 6 years ko pagtrabahoan ang iPhone 14. Kaya nga sabi natin, di ba, maging teacher ako kasi gusto ko mabago ang buhay ko. Paano mabago ang buhay mo? Mabuti pa na pa Thailand ka na kasi sa 1 year mo, may bahay at lupa ka na. O, dito sa Pilipinas, pag naging teacher ka, tapos kami ma-apply yan, nag-volunteer teacher ka, kasi isang taon, sweldo mo 24K. Anong plano mo, bilhin ng 24K mo? Aparador? Bahay at lupa ka sa Thailand, iba yan sa Pilipinas? Aparador, plano mo? Kaya yung sa Thailand, ako marami nag-message sa akin, ano ba yan si TG, naging teacher sa Thailand, wala utang na loob sa Pilipinas. Mga Inday, nag-teacher ako para mabago ang buhay ng pamilya ko at buhay ko. Hindi ako naging teacher dito sa Pilipinas, day, para maging best friend ko sila Antonio Luna at sila Del Pilar. Wala akong plano maging bayani. Kaya sa mga volunteer teachers dyan, no, grabe, naawa talaga ako sa inyo, seryoso lang. Kung volunteer teacher kayo na 2K to 5K ng sweldo, yung tapos 3 years na, 4 years na, wala pa rin kayong item, day, may pa nagpa-Thailand na lang kayo, day. Sa 3 years, day, na nag-work kayo sa Thailand, may hasyenda na kayo. Kaya sa gobyerno ng Pilipinas, no, hindi naman ako against sa mga whatever sa DepEd, kasi ano ba naman alam ko dyan. Pero ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung pinupush nyo talaga na pataasin yung sweldo ng mga employee natin dito sa Pilipinas, sana naman huwag ninyong kalimutan, pataasan, or bigyan man lang ng malaking allowance itong mga volunteer teachers natin. Please lang, maawa kayo. Kasi ito guys, hindi lang kasi ito bura-bura ang trabaho nila, kundi normal na teacher talaga ang trabaho nila, halos pang sa kanila, no? Mga advisor! Naga-joke-joke lang ako dito, guys, pero na-hurt bala ako sa ganitong idea. Kasi dahil wala silang option talaga, nag-stay lang sila sa idea na 3 years na sila volunteer teacher or 4 years, tapos 2K lang sweldo nila every month or 3K. Anong pagbabago ang meron sila sa buhay nila man? Nag-teacher nga tayo para maging okay-okay ang buhay natin, pero 3K? Hindi ka nagkakain, ha? Bakit to volunteer teacher ka, may bas-bas ka ng Panginoon na hindi ka magugutom? Ito, shout out lang naman ito, kasi baka hindi na-inform ba at hindi aware ang mga DepEd na may mga volunteer teacher tayo na hirap sa trabaho nila, pero 2K, 3K, 5K lang sweldo nila. Hindi nila deserve po ito. Shout out lang ito sa akin. At ito pa ang pinakapangit sa Pilipinas. Reality ito, ha? At ito pa napansin ko ba na very sad reality ba sa education sa Pilipinas. Di ba pag teacher ka before, tapos let passer ka, big deal yun siya kasi grabe ang pinaghirapan mo, grabe ang pinagdaan mo, tapos let passer ka, matalino ka. Pero ngayon, no, pag let passer ka, ang reaksyon ng tao, parang, okay. Kasi ang dami-dami mga let passer na mga tambay. Tapos ngayon din sa Pilipinas, no, before pag may master's degree ka, grabe, big deal, matalino ka. Parang ikaw na talaga si Jose Rizal, katalino. Pero dami-dami mga masters, may mga masters na mga teacher na pumunta na ibang bansa kasi wala din naman silang opportunity dito sa Pilipinas. Ngayon guys, sa Pilipinas, kung gusto mo talaga na magaling ka, oh, doctorate! Ang labanan sa Pilipinas ngayon, seryoso ha, doctorate, paglet ka, may masters ka, ah. Ang reaksyon ng tao para okay, kasi maraming ganun na tambay. Pag mag-masters ka, grabe ang pera na gagastusin mo at mga effort.
at mga pulaw-pulaw. So ayan guys, yan lang talaga ang shoutout ko kasi hindi ko talaga ma-imagine na anong klaseng buhay or pagbabago na buhay ka, anong tulong ang maibigay mo sa pamilya mo na 2,000 na sweldo mo every month tapos 3 years ka na, die, wake up! Pagkuhag passport, lupad sa Thailand. Kaya medyo cold pa sa buong immigration. Hello everyone! So, sa previous video ko, ang dami-dami nagko-comment na ang next na naman daw natin na kilalanin na online game ay ang tinatawag natin na Amber Game. Okay? So ngayon guys, kikilatisin natin kung ano ba talaga ang totoo sa Amber Game na ito. So dito guys, nakikita ako na ang Amber Game ay isang online game. Pero marami nagsasabi dito na maganda daw ito na online game. Pero sinasabi ko sa inyo guys, since ito ay online game, pag 18 taong gulang tayo, walang explanation. Bawal ka sa game na ito. So dito guys, nakikita natin na kailangan mo palang mag-download before ka makapaglaro dito. So dito, i-click natin itong download and then kailangan nating mag-register. So pag mag-register tayo, kailangan na natin ilagay ang ating phone number, password, at syempre nakikita natin dito, kailangan natin ilagay ang verification. At syempre, i-click natin ang confirm. Wow! So dito guys, makikita natin na sobrang dami palang games ang available dito sa Amber Game na ito. Before pala tayo makapaglaro dito, kailangan nating mag-cash in. Kailangan mo lang gagawin dito, i-click mo lang yung icon dito na wallet and then click mo yung tinatawag dito na GCash Online. Tapos pwede ka na mag-cash in. Pero ang maganda dito guys, kasi dito sa Amber Game, ang minimum nila ay 100 lang. At syempre, pwede mo siyang lakihan up to 50,000 pesos. So ang masay ko lang dito, dapat ang pera na gagamitin mo pag maglaro ka ng Amber Game, kailangan yung pwede mong i-risk at saka wala kang pakialam sa pera na yan. Kumbaga, pwede mo siyang paglaruan na pera. Pero kung ang pera mo po ay pambili ng mga gamot or ng mga pagkain, sinasabi ko lang sa inyo, unahin mo ang pamilya mo at unahin mo ang sarili mo. So ngayon, susubukan natin maglaro. So ang lalaroin natin dito ay ang tinatawag nila na Color Games. Okay, tingnan natin, B. Wow! Oh! So dito pala guys, kailangan na natin lagyan ng coins yung mga color na feel natin ay mananalo. Ooh. Ako nakita natin guys dito guys, napakadali lang talaga ng laro na ito. At ang bilis talaga matatapos yung laro at ang bilis mong manalo dito. So ilalagay mo lang yung coins doon sa color na feel mo mananalo. Pero syempre, pag manalo ka, double yung coins na babalik sa'yo. Pero napansin ko dito guys, possibly ka din pala dito na matalo. So lahat ng mga sinasabi ng mga vloggers na always kang mananalo dito, hindi pala yung totoo. Dahil dito, madali kang manalo, pero may possibility din na pwede kang matalo. Okay? Ngayon guys, kung maswerte ka, tsaka marami kang nakita dito sa paglalaro mo sa Amber Game, pwede ka nang mag-withdraw. So dito guys, makikita natin dito ang icon na withdraw. I-click natin yan at tsaka kailangan natin i-fill in yung mga information na ito. So syempre, dito guys, huwag natin kalimutan ilagay yung GCash number natin. At syempre, kailangan GCash natin yung ilalagay natin para sa atin papasok yung pera, yung ating kita dito sa ating laro. So generally guys, ang masabi ko lang dito sa Amber Game, recommended ko ito sa mga followers ko na kung saan naghahanap ng malilibangan at the same time kumikita din na kung saan chat ng chat sa akin. Okay? Recommended ko ang Amber Game. Pero sa lahat ng mga followers ko na wala na ngang pera, wag nang umutang para makapaglaro dito. Sa lahat ng mga followers ko na 18 taong gulang, wala ng explanation, bawal kayo sa game na ito. Okay? Pero sa lahat ng mga followers ko na gustong mag-enjoy at may sobrang pera na gusto nilang maglaro-laro, pero at the same time ay pwede din kumita, so recommended ko sa inyo ang Amber Game na kung saan ilalagay ko ang link nila sa comment section. Pero para lang ito sa mga willing at may pera ha, kung mahirap huwag na maglaro.